Matapos nga sigurong mabalitaan ni Jaylen Brown, mga idol, na sinusubukan pala siyang i-trade na itong kanyang team ng Boston Celtics, ay napatweet nga siya, mga idol. SMH nga daw, shaking my head. O sa Tagalog, mga idol, ay napapailing na lamang si Jaylen Brown sa kanyang dismaya. Well, mga idol, maintindihan naman natin kahit papano itong si Jaylen Brown. Sino ba namang hindi madidismaya na ibinigay mo na nga ang lahat sa iyong team pero tinatry ka pa rin i-trade? Loyal na nga siya, mga idol, sa team ng Boston Celtics pero ganito pa rin ang nangyayari. Akala niya siguro, mga idol, magiging forever na siya dito sa team ng Celtics. Siguradong masakit yan para sa side ni Jaylen Brown, but NBA is a business, mga idol. Alam naman natin yan. Gagawin nga ng mga NBA teams what's best for them. Kaya nga ang mga NBA player ay dapat gawin din ang what's best for them. Kagaya nga ng ginagawa ng ibang mga NBA superstars. Kaya sigurado, mga idol, sa pagkakataong ito kay Jaylen Brown ay siguradong matututo na nga siya na huwag umasa sa isang NBA franchise dahil masasaktan lang siya. At sa ating next balita naman, mga idol, pag-usapan nga natin itong Kings. Interesado nga daw sila kay Donovan Mitchell. Surprisingly, mga idol, itong team ng Sacramento Kings ay parang gustong mag-improve. Gusto na siguro nilang matapos ang kanilang playoff drought na 16 years. Halos magdadalawang dekada na silang hindi pumapasok sa playoffs. Siyempre, good move ito, mga idol. Kaso, gusto ba doon ni Donovan Mitchell? Baka mamaya'y ilang taon lang or isang taon lang itagal niya doon. Tapos, humingi na nga siya ng trade. Gusto ni Donovan kasi, mga idol, sa isang championship contending team. At malayong malayo ang team ng Sacramento Kings doon. Hindi pa rin sila playoff contending team hanggang ngayon. Kaya nga, mga idol, mahirap sumugal na ibigay nga ng Sacramento Kings ang kanilang mga asset para sa hindi sigurado na superstar. At sa ating panghuling balita nga, mga idol, mukhang sinwerte ang team ng Los Angeles Lakers. Dahil dumadami na nga mga NBA teams na may interest dito kay Russell Westbrook ngayong offseason. Ang Jazz, ang Knicks, ang Pacers. Ayan nga ang mga NBA teams na nag-express daw ng interest sa pag-acquire kay Westbrook at ang mga draft capitals ng Los Angeles Lakers. Nung offseason, mga idol, kung matatandaan nyo, ibinalita na no teams nga daw, walang NBA teams ang may interest sa pag-acquire kay Westbrook. Pero ngayong nasa offseason na nga tayo, ay marami rin pala ang mga NBA teams na may gusto kay Russ. Hindi man mainly for his skills, mga idol, pero isang sigurado, ang Lakers ay masaya na may mga NBA teams na gustong kumuha dito kay Westbrook mula sa kanila. At siguradong gusto na ring umalis neto ni Westbrook, mga idol, dito sa team ng Lakers matapos nga ng hindi niya magandang paglalaro dito. At obviously rin naman kasi na hindi nga siya fit. Pero mga idol, yan na lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming ang salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!